Arlec Tokhang Resolution tinutulan. Korte pinatigil ang red tagging ng PNP sa Cordillera. Sa kabila ng pananakot, mga progresibo iginiit ang karapatan at serbisyong panlipunan. Crackdown sa bayan ng Abulong, Cagayan. Tinutulan ng mga abogado, taong simbahan at mamamahayag ang Resolution No. 4 Series of 2021 na inilabas ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee o ARLEC ng Police Regional Office Cordillera o PROCOR. Layunin nito ang pagsasagawa ng tokhang operation laban sa mga itinakdang left-leaning personalities ng pamahalaan. Sa ginanap na regular session ng Baguio City Council noong 8 ng Marso, inilahad ni Attorney Rio Belmes, Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines Baguio Benguet Chapter, na ang kawalan ng operational guidelines ng nasabing resolusyon ay maaaring mauwi sa hindi pagkilala sa batayang karapatan ng mamamayan. Kabilang dito ang right to due process, right to equal protection of the laws, right to unwarranted searches and warrantless arrest, right against self-incrimination, right to counsel, at right to presumption of innocence. Dagdag pa ni Belmes, may mga kasalukuyan ng batas na nagbibigay parusa sa mga krimen na naglalagay sa seguridad ng publiko sa panganib. Ayon naman sa presidente ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club Incorporated o BCBC na si Aldwin Quitasol, nilalabag na nasabing resolusyon ang karapatan sa malayang pamamahayag. Una nang tinuligsa ng BCBC sa isang pahayag ang resolusyon dahil sa panganib na dulot nito sa kanilang mga kasapi at propesyon. Inilahad din ni United Church of Christ of the Philippines Bishop Ruel Marigsa ang pangambang dulot ng nasabing dokumento sa mga katulad niyang inakusahang kasapi ng CPP-NPA. Umaga ng kaparehong araw ay nagpila ng petisyon ng obispo kaugnay sa constitutionality ng Arlec Tokhang Resolution. Sinang-ayunan naman ni Councilor Fred Bagbagan ang tindig ng mga abogadong dumalo sa pagdinig na maaaring magkaroon ng paglabag sa karapatang pantao dahil sa resolusyon. Tutol din ang konsehal sa nais ng ilang kasamahan sa konseho para sa pagdaraos ng executive meeting kasama ang kapulisan at mga lumagda sa resolusyon. Aniya, mahalagang matiyak ang seguridad ng mga individual na nasa listahan ng left-leaning personalities ng Cordillera Police. Kasabay ng nasabing regular session ang isang protesta ng mga progresibong grupo sa labas ng City Hall. Panawagan nila sa mahigit 40 opisyal ng gobyerno na lumagda sa resolusyon na bawiin ang pirma at suporta ng mga ito. Anila, lalong iigting ang paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng nasabing resolusyon. Utos ni Judge Emmanuel Racing ng Branch 3 ng Regional Trial Court ng Baguio noong March 24 na itigil ng kapulisan ang red tagging sa mga kabataang aktivista at kanilang organisasyon. Pinagbawalan ng korte ang Police Regional Office Cordillera at lahat ng pinamumunuan nitong maglabas ng kahit anong publikasyon sa social media o iba pang pamamaraan na nagpaparatang sa mga leader kabataan na recruiter ng New People's Army at kanilang mga organisasyon na fronts ng Communist Party of the Philippines habang dinidinig ang kanilang petisyon para sa writ of amparo. Kaakibat ng nasabing direktiba ng korte ang pag-iimbestiga ng kapulisan sa mga insidente ng red tagging laban sa mga leader kabataan. Kinabukasan March 25, naglabas ang parehong korte ng order of hearings para sa nasabing petisyon. Binigyan nito ang PROCOR ng 5 araw para sumagot. Hiniling sa korte ng ilang leader kabataan na makailang ulit ng na-red tag sa ilang opisyal na social media accounts ng kapulisan sa rehiyon at ahensya ng gobyerno ang writ of amparo. Anila, ang red tagging ay banta sa kanilang buhay at seguridad at paglabag sa kanilang karapatan sa due process. Sa Ilocos, tuloy ang pagigiit ng karapatan at serbisyong panlipunan sa gitna ng tumitinding pananakot at panggigipit sa mamamayan. Inulunsad ng La Union Peace and Justice Advocates sa unang araw ng Marso ang Defend Mariano Family. Ang nasabing kampanya ay nakatuon sa pagtatanggol ng karapatan at seguridad ng pamilya Mariano na walang tigil na ginigipit ng pulis at militar. Sa nasabing aktibidad, kinilala ni United Church of Christ of the Philippines North Central Luzon Conference Minister Antero Guillermo ang pamilya Mariano dahil sa kanilang sigasig sa pagtatanggol ng karapatan ng mamamayan. Aniya, ginagampanan lamang nila ang isa sa mga mahalagang prinsipyo ng kanilang simbahan. Matatandaang noong Enero at Pebrero, lalong tumindi ang pagmamanman at pananakot sa pamilya Mariano, lalo na sa mag-asawang Pastor Marcelino at Daisy at anak na si Jenny Beth. Pinakahuling ganap ay ang pagpapakalat umano ng 81st Infantry Battalion sa kanilang komunidad sa Ilocos Sur na recruiter ng New People's Army si Jenny Beth.
Samantala, isang protesta naman ang isinagawa ng La Union Peace and Justice Advocates at Alyansa Dagiti Manalon ken Mangalapit La Union noong March 15 bilang paggunita sa unang taon ng deklarasyon ng lockdown ng Administrasyong Duterte. Isinagawa ang nasabing pagkilos sa panrehiyong tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa San Fernando City, La Union. Hiling ng mga rallyista ang dagdag na ayuda at pagtigil ng pandarahas. Anila, kakarampot ang ayudang na ipagkaloob sa mga naapektuhan ng pandemya sa kalagayang hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa na ipagkakaloob ang sapat na tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ompong. Samantala, hindi bababa sa 27 kaso ng human rights violations ang naitala ng La Union Peace and Justice Advocates mula nang nagsimula ang lockdown hanggang nitong katapusan ng Marso. Kalakhan dito ay red tagging at pananakot sa mga kasapi ng mga progresibong organisasyon sa probinsya. Pinakabago rito ang pagpaparatang ni Police Major Judy Calica, Chief of Police ng Naguilian La Union, at ng mga opisyal ng nasabing munisipyo sa Timpuyog Dagiti Marigrigat nga Umili iti Naguilian at Makabayan Block na recruiter umano ng NPA sa mga pagtitipon sa barangay. Tumitindi ang crackdown sa bayan ng Amulong sa Cagayan. Noong March 25, dinakip ng kapulisan si Calixto Cabildo, tagapangulo ng Anakpawis Party List Cagayan sa kanyang tahanan sa Barangay Manalo, Amulong. Ito ay matapos umanong maghain ng search warrant ang mga pulis at makakuha ng baril at granada sa kwarto ng kanyang anak na babae. Ngunit sa nakalap na testimonya ng Karapatan Cagayan Valley sa mga nakasaksing kapamilya ni Cabildo, naganap ang paghahalughog sa kanilang tahanan sa bandang alas 2 ng madaling araw. Nauna umanong pumasok sa bahay ang dalawang armadong lalaki na diretso sa silid ng anak na babae ng biktima kung saan natagpuan ang 38 kalibreng pistola, mga bala at granada. Wala rin umanong pinakitang search warrant ang mga pulis. Samantala, noong March 29, pinuntahan naman ng PNP Amulong si Julie Marcos, isang senior citizen at leader ng kababaihang magsasaka sa nasabing bayan. Isa rin siya sa mga aktibong tagapagtaguyod ng kompensasyon sa mga katulad niyang naging biktima ng batas militar. Ayon sa Karapatan Cagayan Valley, pilit pinapasuko ng mga pulis si Marcos upang malinis umano ang kanyang pangalan. Ani Agnes Messina, tagapag-unay ng Makabayan sa rehiyon, naging kalakaran na ng mga otoridad ang pagtatanim ng baril at pasabog at ang pamimilit sa mga aktivista na sumuko upang malinis ang pangalan. Banggit nito, ang mga hindi nakukuhang pasukuin sa pamamagitan ng pananakot ay nagiging biktima naman ng tanim ebidensya at pagsasampa ng mga gawagawang kaso. Matatandaan na maging si Messina kasama si Jackie Valencia ng Karapatan at Reynaldo Garneng ng Dangayan, Cagayan Valley ay sinampahan din ng kasong murder ng PNP sa Davao del Norte. Pansamantalang sinuspindi ng korte ang warrant of arrest na inilabas nito at ipinag-utos ang muling investigasyon sa nasabing kaso.